Madam Chair. Governor, a quick manifestation. Just a manifestation with the indulgence, of course, of Senator Alan. Alam mo, Alan, Senator Alan, matagal tayong magkasama sa Kongreso. At naniniwala rin po ako na marami kang constituency sa Taguig. Pero ang akin lang, ang application natin, halimbawa, tulad ng terorismo, hindi ko kinakampihan ng MILF dito. Halimbawa, itatanong ko lang, tinag ba natin ang NPA kung nagsunog sila ng equipment ng mga mina? Kung nagbomba sila, tinag ba ng Philippine government o ng ating gobyerno o ng ating batas na sila ay terorista? Noong 2000 ho, ganito rin, Your Honor. Gusto ko lang pakita para parehong application natin sa batas. Dahil alam nyo, yung hearing na to, sa totoo lang, pagbasahin nyo lahat ng social media, pag merong magsalita against the Bang Zamoro, lahat ng laman ng social media, parang ang kasalanan na to ay kasalanan ng buong mamamayang Moro. Sandali lang, putulin na kita doon. Sorry, just on that one point, ha. I'm referring not to the Moros or the Muslim. Meron din Kristiyano na terorista. I'm talking about the MILF and their choice to use arms. You did not choose to use arms. You chose to run, and you're doing a good job, and we're fully supporting you. We supported doubling your budget. This is the BBL. Kung sa'yo ibibigay ito dahil elected ka, may tiwala ako. Because you did not burn down houses. You did not burn down school buildings. No? Yes, I also call the NDF terrorists for burning down yung mga factory at saka yung mga cell sites na sinusunog. Sir, terrorism yon under the law. Magkasama po tayo nung tumakas ang Abu Sayyaf, di ba? Magkasama doon tayo nung pinipigilan natin pulis na masaktan ang kahit sino sa kanila, even if they're labeled terrorist. Hindi ba yung mga Abu Sayyaf gusto nilang barilin? Sabi natin, hindi, kahit tumakas. Pero sir, ang ginawa po ng MILF, nandito po sa history. Pag nahuli nila, na-capture nila, pinupugutan ng ulo eh. So hindi ba terrorism yon? E prisoner of war na yon, hindi dapat saktan yon eh. Meron na bang napugutan? Meron sir. Sa yung sa Albarca dun sa walo na hinuli nila, anim po ay pinatay nila, inexecute po nila. Papamanhin niyo po dahil hindi ako senador. Nabasa na ba na kung ano yung resulta ng investigasyon ng Albarca? Sir, at kung sino yung mga involved doon sa nangyari na yon, Abu Sayyaf ba, individual ba o MILF? Sir, it was in the MILF website that they claimed credit. And then nung pinatay po yung anim, sinabi nila. And as I said, to be fair kay Chairman Iqbal, hindi ko bringing out na yon. But I have the documents that will show the link between the Abu Sayyaf, the BIFF, and the MILF. So sir, let us please, Governor, we're friends, di ba? And we are just here to protect our Muslim brothers. But I'm talking about the armed component. I'm not talking about the peaceful Muslims. Kawawa talaga yung marami natin Muslim na kababayan sa ARM. We want a better life for them, sir. Pero ang pinag-uusapan ko dito, yung paggamit ng armas, walang nananalo. I don't want war because no one wins. Your Honor, medyo nag-worry lang ako. Ang pinagbatayan natin ng definition at pagtag sa MILF na terrorist because of the US tag. Remember ho, si Nelson Mandela noong 2000, year 2000, tinag din po ng US. Yes, but Nelson Mandela, terrorista, later tinanggal. Governor, nila. Likewise, Nelson si never Castro used arms. Po. Nelson Mandela, just like Gandhi, was for peaceful resistance. Hindi, and whenever there was an armed group po that was a freedom fighter, there are rules of engagement. Iba natin ngayon ang NPA terrorista? Yes, sir. They're in the international list. At sinasabi ko po, kahit sino po, and let it make it clear, Governor, in fact, ang tingin ko, mas marami pang Kristiyano na terorista kaso sa Muslim na terorista.